Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, tuloy tayo dito sa series na ating sinusubaybayan, The Life and Games of Mikhail Tal, The Magician of Riga. Tayo ay nasa pangatlo na. Ang nakaharap niya dito ay si Mark Passman, 1953 Latvian Chess Championship. Ang sabi niya dito, ito daw si Mark Passman ay talagang masasabing isa sa mga malalakas na player sa Latvia at successful na daw no sa mga competition na ginawa sa USSR at expert daw sa positional play. Kaya talagang ang plano niya dito ay wawasakin niya talaga sa pamamagitan ng tactical complications. Ang sama ng balak. Talagang iya-aggressive. Tinan na kagad natin mga kamatsyas. Ang ginawa dito ni Tal, nag-E4, nag-C5 si Passman. Aba, nag-iba yata ng plano. Pag positional, ang alam ko E6 French o kaya Karokan, E5, normal Ruy Lopez. Pero dito sinabayan si Tal eh, oh. Knight F3, D6, D4, open Sicilian, A6, Nydorf variation, at nag-F4, ito yung tinatawag na Amsterdam variation. At nag-E5, yan talaga, no? Theory yan. Knight F3, Knight BD7 para ma-maintain ang E5, Bishop D3, ayan, para ready to castle na, at nag-Bishop E7, castle, castle, King H1. Kahit pala noong araw, ito na theory, no? Kasi ang King H1 ay para makailag sa mga tama-tama na mga check-check mamaya, eh. B5, ayan na, para magbi-Bishop B7. O, ang ganda ng position ng black. A3, para mapigilan ang pangulit na B4 na paparating. Queen C7, develop. F takes E5, D takes E5, Knight H4. Ayan, nasa talaan pa ng aklat, oh. Knight C5, na wala na po sa bookline. O baka hindi lang naitala. Knight B6 kasi dito ang itinira nitong nakaraang 2011 at 2001. Nako, lagot kayo kay Passman. Hindi nyo naitala itong Knight C5, oh. Wala po sa Leeches Masters Opening Database. Okay, Knight B6, no? Sa computer engine, Knight C5, kay Stockfish. Bah, mas bet pa niya yung tirada noong araw, ah. O tuloy tayo, Bishop G5. Oh, talagang walang tigil na pamimpressure, may paparating na capture, tapos lundag ng knight sa D5, Queen D8, ininda agad. Pero bakit kaya queen na naman? Ano? Ano ba meron kung halimbawa, bishop naman ang pang-control sa D5, magna-knight F5. Ah, okay, kumbaga yung bishop pang-abang ni Passman sa lundag, mukhang tatagpasin niya ang strong knight. Kaya napilitan siya dito na queen na lang ang igalaw, at nag-knight F5 tuloy pa rin si Tal, kinapture na. Rook takes F5, threat pa ang pawn sa E5, at nag-knight FD7, depends sa hamon sa bishop, tinanggap ni Tal kasi meron siyang buo na knight D5, queen D6 umiwas, at nag-queen G4. Ayan, para yung tori naman ay mailagay sa F-file, baterya, pressure sa king, at dito nag-G6. Ayan, pero parang wala namang nagawa yung G6, ano? Ang gusto dito ni Stockfish, F6 naman. F6. Okay, pero G6 parang wala rin kasi nga nakapin naman eh. Rook A F1, baterya, F6. Ayun. Kasi, ah, okay, lulundag kasi yung knight dyan. Capture, makakapagpadagdag ng potential attack. No, kaya binalak na. Yun nga lang, syempre kahit papaano, nakatutok pa rin yan dyan, weak pa rin. H4, ayun. Sabi dito sa libro, bad move daw yung tinira ni Tal. Sa computer ang tira, Rook 5 F3 lang. Simple. Pero sa libro, ang sabi ni Tal, ang good move daw, B4. Atake pa rin eh, no? O okay naman ang evaluation bara. O B4 daw eh. Pag kumapture, capture. Pambihira talaga mga analysis, suggestion ni Tal, no? Atake pa rin. O balik tayo. H4 ang ginawa at nag-King H8. O syempre, umilag na sa pagkakapin, kakapture na tore. Obligado ng umatras rook 5 f3 pero kitang-kita ang evaluation bar, no? Bad move daw 'yan. Dapat rook 5 f2. Ah, diyan ang atras. Ano pinagkaiba? O sige, tingnan natin. Rook f3, f5, good move. Ah, oo, kasi hindi pwedeng basta-basta hindi papansinin niya kasi may capture na rin sa e4. Na puwersa dito si Tal na capture ng pawn sa f5. Wala na rin kasi kung aalis ang queen, 'di ba may capture na rin? Oh, eh, supportado naman ng knight. Ah, mawiwindang ang puti. Kaya kinapture na, oh.
capture, yun nga lang, dito nagsimula. One piece down si Tal, mga kamatsas. At dahil napasubo, tinuloy-tuloy na, oh. F takes G6. Aba, nako, gulo-gulo na ito. Nag-rook takes F3. Oh, kasi may G7 na paparating, eh, no? G7 check muna. King G8. At talagang tuloy-tuloy ng balagbag. Sige po, pakigess nyo, mga kamatsas. Ano ang balagbag na ginawa dito ni Tal? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-effort. Bishop takes H7, talagang winagwag na yung position. No? Sacrifice na naman, capture. Sabay kinain lang. Aba, tinanggal lang yung damit dun sa H7. No? Two-piece down. Nako, two-piece chicken. Si Tal, mabubuhay pa kaya to? Knight E4, H5. Yun, threatening. Queen G6 check. Knight DF6. Queen G6 check. King G8. Ayan, wina-welcome na nga ni Passman. Sige, capturein mo na yan. Pero, pag H6, teka muna, ba't hindi kinapture ni Tal, no? Alamin muna natin, pag kinapture, ah, maubusan nga pala ng pyesa. Ubus na pyesa. Queen D1 checking, H2 capture, mauubusan ng pyesa, eh. Mangyari kasi sa sobrang dami ng pyesa, kahit ibalik pa yung iba, lamang pa rin, may isang tore pa rin. O, balik tayo. Oo nga, kaya pala nag-H6 lang dito si Tal. At nag-rook A7. Oh, todo-todo naman ang pangamba dito ni Mark Passman na baka mamaya delikading na position niya. Pero dito, ang perfect defense ni Stockfish ay rook D8. Yan ang tira. Kung pupuwersahin H7, kakapturin lang eh. Wala eh. Pwede magkahalili na ng ano eh. Magkahalili yung dalawang yokababs. Hindi matitibag ang depensa eh. Oh, pero balik tayo, nag-rook A7, king H2. Ayan, sabi ni Tal, good move ang King H2. Para mawala ang tempo ng mga check-check dyan mamaya, mga ganun-ganun. Nag-rook E7, mga kamatsas. Yan ang blunderations. Yun, laing bumi si Passman. Dapat daw ang tira, Queen D2. Mangyari itong Queen D2. Parang ang hirap makita rin kasi. Queen D2, parang biglang pumosisyon eh, no? Ano ba idea? Magkukin G5, mga ganon. Pero capture, bitin ng knight. Mahirap makita yung depensa ni Stockfish Queen D2. Ito, continuation, no? Mag-H7 daw, capture, bibigay ang knight sa E4, tapos Queen D6. Then, ready to capture na. Kasi hindi naman basta-basta makakapture dyan, kasi may ganon, no? Dami rin mga pangdabulag ni, ano eh, ni Tal, eh. Yan, may mga ganyan, eh. Tapos dito, mga check-check, nako. Mauuna na naman. O, balik tayo. So, dito tayo sa Queen D6 ang tira sa continuation po ng analysis. Decisive advantage for Black. O, pero balik tayo after King H2. Ang ginawa kasi ni Passman, nag-rook E7 sa hindi malamang kadahilanan. Ah, siguro pag H7, capture, nape-pressure siya. Baka mamaya may check ng Queen E8. Ayun. Pero dito mga kamatsa, sige po, another puzzle tayo. Find the excellent move na winning. Two-piece down, winning ang puti. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat mga kamatsa sa nakakita. Mahiwaga talaga, Chess. Rook H3 winning bigla, oh. Ito na ang threat na paparating. Mag-H7 na, nako, mamamatsas pa. Na obliga ditong i-block yan. Siyempre, magpupush na eh. May rook D3, oh. San pupunta, queen? May rook D8, eh. Tinempuhan lang, oh, rook H3, sabay rook D3. Nag-queen A8 para cover ang back rank. Dito, another spectacular move. Queen takes knight, sacrifice. Isang yokabab na lang ang lamang dito ni Passman. Kinapture na, inaccept na niya. Rook D8 check, King F7, G8 queen, King F6, Rook D6 check, takbong at may lupa. Queen G6 check, King F4, G3 check, King E3, and Rook D3 check. Pag bumaba ang King, bitaw sa Queen, kinapture na lang. Pero hindi na pinatira si Tal, nag-resign na si Passman. Pambira, no? Two-piece chicken na yun, ah. Pambira. Dalawang pyesa na, nakakapanghinayang naman yun. Matindi talaga itong si Tal mang gulo-gulo, no?
Pero sa accuracy kasi, wala, kitang-kita natin eh, di ba? Hayag sa computer, engine, ang daming talo ni Tal. Pero ang problema sa human eye, papaano makikita yon on the spot? Eh, may pressure pa. Baka nga, mapanik-panik time pa to dahil sa tagal ng iniisip ng mga dipidepensa sa gulo ni Tal maglaro eh. Pero nakakatuwa, no? Ang saya. Kasi walang computer engine, sariling sikap lang ng pag-iisip. Nagagawa ni Tal ito. Ganun kahanga-hanga yung tapang ni Tal, no? At very creative sa mga ata-ataki. Okay po, maraming salamat ulit sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo, na-inspire kay Tal at abangan nyo ang number 4. Okay, number 4 na tayo. Waiting tayo mamaya sa laro ni Wesley sa kanilang knockout nila Carlsen sa Chessable Champions Chess Tour. April 3 yon. Aalamin ko lang po kung anong oras ang start. Pag madaling araw, waiting na lang tayo. No choice tayo, mga kamatsas. Okay? Salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos. Paki-like and follow po ang ating Facebook page, kamatsas. Paki-subscribe na rin po ang channel na ito. Bye!